Pangalan ko Nurisda Jamili. Pangdan lang, magkaingin. Magkaingin kami dahil dito noon gubat pa, maglalalang banig. Wala na rin magawa iba. Para po, may hanap buhay din sila. Halimbawa, hindi kaya nila magkaingin o magtanim-tanim yung mga gulay. Maski sa taas ng bahay, may trabaho sila. Ako po si Rowena Hanapi. Nakatira po sa barangay Isubo, Soproño, Española, Palawan. 37 years old. Bata pa po kami, tinuturuan na kami ni mama na maghabi po ng banig. Ayan na po ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga magulang namin para mairaos po ang mga pangangailangan ng pamilya namin po. Simula pa po sa lola ng lola ko po, yan na rin po ang mga pinagkakitaan. Since sila po ay mga walang natapos na pinag-aaralan, yan po ang kanilang hanap buhay. Ako po si Wilma Jamili Kabutiha, 24 years old. Nakatira po ako sa Isumbo, Soproño, Española, Palawan. So gumagawa po kami ng mga banig, bags, tapos mga pillows. So simula po kasi ng bata pa kami, nakikita na namin sila na gumagawa ng banig. So parang yun na yung pinaka source of income namin. So kami, sumasama kami mag-harvest ng pandan, sa paglalaga, sa pagkukulay, sumasama na kami. So pinapraktisa namin yung mga tira-tira nila na hindi na ginagamit. So yun yung pinaka napagpraktisa namin. So hanggang nasa natuto na kami. Nagbaho sa lupa, nagagulay, nag-handicraft. Medyo may katagalan na rin po. Mga 15 years na po. Paunti-unti lang nadadala po. Kasi matagal ginagawa, ma'am. Mga dalawang araw. Ay, matagal sa ukit. Ginaganon siya, ma'am. Ayan, dinilinisan siyang ganoon. Bag-ukitan siyang ganoon, ma'am. Ganoon. Bag-didesignan ganoon. Ganito lang, gagawa lang po ng bayong, tapos i-deliver para makabili ng bigas. Tapos yung asawa ko, kakaingin. Kuminsan po, inuutang lang sa amin. Kuminsan po, paunaan na, halimbawa, 5,000 ang deliver ko. Bigyan lang kami ng 1,500 o 1,000. Kuminsan wala, ma'am. Kasi yung i-deliveran, bali yung i-deliveran namin, kung sabay-sabay kami mag-deliver, kung saan may iwahig, may taga kuyo, kasi maraming dinadala dyan. Minsan pag mauli ako, ako ang hindi mababayaran. Minsan hinihintay ko pa. Si Rajma Malbas, nakatira sa Pulot, Soproño, Española. Ang trabaho ko kong hobby lang po. Nine years old pa lang ako nagsimula na ako dito sa pag-hobby. Nakikita ko sa aking mga lola. Bali, third generation na po ako. So, kita kasi medyo wala namang kita kung walang order. At saka wala siyang exhibit, hindi kami kumikita pag walang exhibit. Wala na rin kasi po. Sa asawa ko lang rin po. Tapos sa ngayon, kasama na kami sa four-piece, di, yun yung pasok din na. Yung design po, galing pa yan sa original design. Tapos ngayon kasi may, gina-create ko rin siya na maggawa ko ng bagong design.
Ito po, bali kinuha ko mga design, galing pa ito sa lola, sa lola ko, pero binago ko po. Binago ko na yung iba. Nag-ano ang COVID eh, na-invite ako ng taga El Nido mag-training lang po. Kayo ang nag-training? Opo. Nag-train sila po, yung taga El Nido. Siya ang nag-turo. Sabi, i-continue, tanabutan ng COVID po. Mm-hmm. Hindi na pwede mag-ano. DTI at saka DOST. Proud po ako kasi at least yung mga gawa nung niuno namin hindi nawawala. Mahirap makahanap ng mga buyer unang-una kasi kulang nga yung aming pagmamarket dito. At the same time, yung opportunity ng mga nag-hobby o yung mga gumagawa nito, yun lang din yung meron lang mga event kagaya na sinabi mo kanina, yung exhibit, yung baragatan. Doon lang po kami nagkakaroon ng mga ganong pagkakataon yung mga hobby namin na may pakilala yung kanilang mga ginagawa. So, sa ngayon, nag-create kami nung aming MPDC, yung sa tourism namin na sana hindi lang yung mga panahon na yan yung meron na may papakilala sila, bagamat sana all those years na dumarating dito, may kikilala sila na sila yung gumagawa nito at pwede nilang ipamahagi sa ibang mga bayan o sa ibang mga lugar yung kanilang mga ginagawa. Aminin ko sa iyo, napakahirap abutin din yung mga yon na talagang kung hindi mo sasadyaing puntahan, hindi mo sila maaabot at hindi mo rin sila mabibilhan ng kanilang mga produkto. Mayroon po tayong tourism na bibisitahin ng mga turista po natin. Ang hahanapin nila yung local products po ng munisipyo na pwede nating i-showcase. Meron na po kaming ganun. Actually, napapirate na nga yung iba naming mga products kasi syempre wala kaming tourist area na pwede pong i-market. Marami na po kaming potential products ng bawat mga barangay. Katulad po nung sa mat waving, yung mga jamamapon po namin na wavers, napaka, ano na po yan, well-known na sila internationally kasi may mga nagjo-join na po kami ng mga display pagka pinapatawag po kami ng tourism din, Department of Tourism. National Commission for Culture and Arts. May mga venue po sila na ini-invite po nila kami para i-showcase po yung magagandang produkto ng Jama Mapon Wavers po natin. Siguro po, tignan na lang nila yung bright side na makikita nila kung ano yung, ano po sa akin, sa ngayon nakakagawa ko ng bags na ganyan na kahit naman po hindi ako nakapagtapos na pag-aaral, nasusuportahan ko po yung pangangailan ng anak ko. At saka kung saan, nakikita naman po nila kung saan po ako nakakarating sa ngayon. Umaten po kami ng exhibit, bali direct ano po yun, direct invitation. Naimbitahan po kami, para mapakita lang yung pinaka-handmade, yung gawang kamay talaga, walang makina. So na maswerte kami napili. Ang problema lang po namin, baka hindi namin masuportahan yung, opo, sa dami. Kasi nga po, ilan lang po kami yung tutok sa paggawa sa ngayon. Ano po, capital lang talaga po, ma'am. Capital na, financial talaga. Kasi marami naman gumagawa kasi ng ganito. Ayun ang taga-marketing din. Marketing din problema namin minsan. Tsaka capital. Yung kultura kasi nila, parang salinlahin na yung paggagawa ng mga ganyang produkto dito sa bayan ng Soprano Espanyola. So, gagawa kami ng pamamaraan na hindi mawawala yung kultura, pero kikita sila na ang gusto naming mangyari dito na mabigyan sila ng pagpapahalaga na yung kanilang mga ninuno na sinanlahi sa kanila yung kanilang mga gawain na ganyan, na ituro pa rin nila, no? Ituro pa rin nila sa kanilang mga anak dahil nga kung makikita mo, halos karamihan nung nandito is matatanda na yung gumagawa ng ganyang iba, hindi na nagkaka-interest. Pero itong pumasok, ito kami ngayon, na nakita nung mga kabataan na pwede pala silang kumita at pwede nilang gayahin yung kultura
na minana nila na yung gumagawa nito, yung kanilang mga lulot lulupa noon nung matagal na panahon na, na pwede pa na nilang gawin dito sa present day na ngayon na ginagawa, na pwede rin pala nilang pagkakitaan. Inano ko, kung may magandang buyer po sa kapo, makaingin ng kunting ano, yung mga pangpunan doon, maganda po na ano, pwede po. Yun ang po naging kailangan po namin kung sakali may magkatulong. Importante po sa amin yung paglalala po at may magbili po. Kasi po, yun na nga po, gaya ng sinasabi ko po. Kailangan po namin yun kasi yun po ang ginapangtawid sa pamilya po namin. Ginapanggastos sa mga pangangailangan po ng pamilya. Siguro po yun lang yung natatanging may pamamana namin sa kanila bukod sa pag-aaral. Itong plano, no, itong pag-create ko ng tourism department, hindi na siya mawawala. Nandito na talaga siya kahit na hindi na ako manalo sa susunod pang mga termino. Yung plano at mga gagawin pa dito sa tourism department na to, hindi na to mawala. Nandito na to eh. Kumbaga, magiging konkreto na to siya dahil kakibat nito yung mga ordinansa natin na hindi na siya pwedeng tanggalin. At kung sino man yung papalit dito, ipagpapatuloy niya kung ano man yung nasimulan sa aking termino. Mahalaga, ma'am, kasi alam naman natin kung local lang na mamimili yan, kumbaga babaratin yung kanilang ano ba, siyempre hindi naman nila priority na mamili talaga ng mga ginawa lang ng mga tao din dito kasi parang napaka-ordinary lang sa kanila. Kaya importante po talaga yun na makita po nung turista dito sa, hindi lang sa Pilipinas kundi maging international. Kasi po, mas na-appreciate nila yung gawa ng ating mga katutubo, tsaka yung mga gawa ng mga kamay, yung mga hand-woven ano natin, na out of Buri Pandan, ganun. Hindi po kami nawawala ng pag-asa na balang araw na meron pong tumulong sa national man or sa ibang bansa, no, na makakakita pa ng mga gawain na mga ginagawa ng aming mga kababayan dito, kagaya ng paghahabi ng banig na yan at iba pang paggagawa ng mga souvenir items na dinadala sa iba't ibang lugar na sana merong isang investor o dalawang investor o kahit na ano pong investor po na pwede nyong ilagak dito sa bayan ng Sopronio Espanyola, tatanggapin po namin yan ng bukal sa aming kalooban at tutulong po ang munisipyo namin, ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Sopronio Espanyola para po mapangalagaan kayo at maging maayos po yung connection po ng mga investor at sa lokal na pamahalaan po ng bayan ng Sopronio Espanyola.